Simbahan Apalalan 2022 One Godly Vote. Bilang paghahanda sa May 9 national elections, inihahandog ng CBCP Permanent Council sa pamamagitan ng Commission on Public Affairs at Episcopal Commission on Social Communications sa pakikipagtulungan ng Arcam AOC, TV Maria, Catholic Media Network, Radio Veritas Asia at Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang isang one-on-one discussion ng mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at mga senador. The Catholic E-Forum. Alamin ang kanilang plataforma at mga advokasya sa politika, ekonomiya, kultura at kalikasan. The Catholic E-Forum. Kasama ang mga Veritas Anchors, Angelic Lazo at Reverend Father Jerome Ceciliano. The Catholic E-Forum. Mapapakinggan dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mapapanood sa Facebook page DZRV 846 at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. The Catholic E-Forum. Ito na, dire-diretso na tayo sa pagpapakilala ng ating panauhin. Ayun na nga po, ano? Marami po siyang nais gawin ano, sa ating bansa. So siguro maganda sa kanya na po manggaling mismo kung ano po yung mga plano po niya. Pagdating po sa education po, the Philippine Military Academy siya. Siya po ay meron ding BA Political Science, University of the Philippines sa Diliman. Graduate school naman po with Bachelor of Laws sa University of the Philippines, College of Law. At may mga special courses po siyang kinuha, summer program sa Harvard Law School. At meron din leadership course and training sa Hagay Institute sa Singapore. Okay? At narito po, mga kapanalig, running for Senator from the Alliance for the Common Good Kapatiran Party, si Attorney Alexander Kuya Alex Lacson. Good morning po, Kuya Alex, and welcome! Good morning po, Father Jerome and Angelique. Magandang umaga. Yes, it's good to see you. Lahat. Pasensya na po, we are on the road. Opo, we are on the road na po, papuntang Nueva Ecija. Medyo magalaw po yung sasakyan. So, at baka po medyo mahina yung connection. If I may request po, i-off ko lang po yung video po. Yes, no problem po. Para po hindi magalaw at para po hindi ako maputol. Okay, I think it better that way po. Yes, that is completely fine. We do that talaga to make sure that your audio is more, is clearer. Okay, so simulan na po natin. Habang maganda ang signal, we will give you 8 minutes long for your opening statement. Okay, and the timer starts now. Go ahead please, attorney. Maraming salamat po ulit mo sa lahat po nakikinig sa atin ngayon. Ako po muli si Attorney Alex Lacson. Isa po sa mga kandidato sa pagkasenador na pinili at kinuha ni Vip Leni sa tropa. No? Isa po akong taga Visayas, taga Negros po. No? Galing po sa isang simpleng pamilya po doon sa Negros. Public school teacher po yung tanay ko. Grade 2 po ang tinuruan niya hanggang siya po ay mag-retiro. High school graduate naman po yung tatay ko and hanggang grade 3 naman po yung lolo ko. Ako po, naging working student, pumupay ko sa kolehiyo, dyan po sa UP Diliman, nag-aaral po sa, nagtrabaho po sa araw at nag-aaral po sa gabi hanggang po naging abogado. So, produkto po tayo ng hard work at ng pagsisikap. Pero mas nakilala po ako dahil sa mga librong sinulat ko po para sa ating bayan. No? Mga libro pong nagsusulong ng mga konkretong solusyon at radical na reforma po sa ating gobyerno, ating sistemang politika at sa ating sistemang ekonomiya po. Pero 20 years na po ako nagsusulat ng mga libro para sa bayan, hindi ko pa rin po nakikita yung tunay na pagbabago. Gusto ko pong makita sa ating lipunan. Na-involved din po ako sa good governance work in the Philippines for so many years po, no? So naging tagasulong din po ako ng kampiyon ng mabuting gobyerno, naging president at CEO po ng Public Governance Institute na tumutulong sa maraming mga LGUs at ahensya ng gobyerno
sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at proyekto para po makamtan nila ang kanilang development goals and transformation programs ayon po sa prinsipyo ng mabuting pamamahala or good governance. No? Pero matagal ko na rin po itong ginagawa at hindi ko pa rin po nakikita ang tunay na pagbabago na gusto kong makita sa ating lipunan. Kaya po ako sumabak sa politika kahit na ako po hindi politiko dahil gusto pong isulong yung mga radical na reforma na sinulat ko po sa aking libro. So dahil ang totoo lang po, sobrang sama na po ng sitwasyon sa ating bansa. Kung tingnan mo po ang politika natin, siguro po nakikita niyo po naman, sobrang sama na po ng sitwasyon po ng politika sa ating bansa. No? Ang mga namamayagpag po ay yung mga political dynasties. Kita mo po talaga na ito po in the past 6 months na umiikot po kami, maraming lugar po ang governor, vice governor, mag-asawa, mag-ama, mag-ina, at mas marami pa ho ang mga mayors at vice mayors po na pareho po mag-asawa, mayor, vice mayor, no? Mag-ama, mag-ina, magkapatid, ang dami pong ganyan sa ating sitwasyon po sa ating bansa. So, ang problema kasi natin po doon yung issue po ng transparency, accountability, kung paano po nila ginagamit yung pondo ng bayan at yung kapangyarihan. So, kung may ginawa po, halimbawa yung mayor, yung governor, kung may kalokohan po silang ginagawa or may illegal or corrupt activities po silang ginagawa, tapos ang papalit sa kanila po ay yung asawa nila o anak nila po, siyempre po, pagtatakpan yun, no? And that's happening po in many parts in our country. And so kung tinan mo talaga, hundreds of billions taon-taon are wasted po in corruption. So yun po, no? Kung tinan mo po yung sitwasyon po ng politika sa atin, ang nananalo po ay yung pera, hindi po yung qualifications. Ang nananalo po ay yung pangalan ng dynasty at hindi po yung plataforma. Ang nananalo po ay yung kasikatan, hindi po yung kakayanan ng kandidato. So kaya po ganito ang sitwasyon natin sa ating bansa dahil po sa kalidad ng mga leaders po sa ating bansa. Kailangan po natin ng radical na reforma sa political system po natin at sinusulong ko po yan. No? Marami po tayong programa na sinusulong po dyan. Kailangan din po natin ng radical na reforma sa ekonomiya dahil alam po natin na halos 80% po ng ating lipunan kung hindi po nabubuhay lang sa utang ay lumubog po sa kahirapan. No? Alam niyo ba that there was a research po conducted by a foreign firm, yung Forrester Consulting Firm po. Ito po, nilabas nila ang resulta ng kanilang research noong September po last year. At ayon po sa findings po ng research po na yun, halos 18 million Filipinos daw ngayon sa bansa ko natin nabubuhay lang po sa utang at marami po sa kanila baon na baon sa utang at lumubog po sa kahirapan. Nasa Dumaguete po kami noong 2 weeks ago po, no? At may nakausap po tayo doon na nakaupo po siya sa board po ng 2 schools po, no? At sabi niya po that on the average daw yung public school teachers sa ating bansa po ngayon, bawat isa po, no? May utang po na at least 200,000 pesos. No? 200,000 pesos na utang po sa SSS, GSIS, sa 5-6, sa Mumbai, kung saan po, no? Kaya po, pag natanggap po nila yung salary nila, yung ATM card po nila for their salaries po, kung minsan daw po yung naiiwan na lang ay 500 pesos or 1,000 pesos, yung the rest, pinapambayad nila sa utang nila. So on the average po, itong public school teachers sa bansa natin, bawat isang may utang po na 200,000 pesos. Isa na po, may trabaho na. Paano na lang po yung walang trabaho sa ating bansa? So totoo po yung resulta ng research po ng Forrester Consulting Firm po na at least 18 million po ng mga kababayan po natin ngayon nabubuhay lang po sa utang ng utang. So kailangan po natin ng radical na reforma po sa ating ekonomiya para po we can build a more caring economy where there is sharing of prosperity. So we need to introduce po reforms
sa ating economy para we can have sharing programs po, no? Sharing measures para we can have a more sharing economy po, no? Para yung nasa baba po umasenso at umunlad din at mamuhay din ng may dignidad at komportable po sila. So kailangan din po natin ng radical na reforma po sa gobyerno po kung gusto po natin na tunay na supuin itong matinding korupsyon at katiwalian po sa ating gobyerno. Yung pinakaugat po ng matinding korupsyon at katiwalian po sa ating gobyerno po, nasa sistema po natin mismo po, nasa batas po natin. So, yun po ang sinusulong ko po. No? Alimbawa po, alam niyo ba yung sabi po ng Deputy Ombudsman na si Cyril Ramos po sa speech na binigyan niyo po noong 2019? Halos 20% daw, po at least 20% daw, ng national budget natin taon-taon ay nawawala po sa korupsyon. So yun po ang sinusulong ko. Radical na reforma sa ating gobyerno, sistemang politika at ekonomiya para po sa tunay na pagbabago. Maniwala po kaya sa akin, wala pong tunay na pagbabago po sa ating bansa kung hindi po natin maisasagawa yung mga radical na reforma. At yun po ang pinaglalaban ko. So maraming salamat po, no, sa inyong pong pagkikinig. Okay. Maraming salamat po sa inyong opening statement, Attorney Alex. At ngayon, tayo po'y magtatanong na ng more specific questions. Simulan po natin with Father Jerome's questions. Yes, Father, please. Well, maganda po yung assessment, ano, ni Attorney Alex patungkol dito sa political dynasty na magtatakipan lang, ano, yung magkapamilya kapag halimbawa nagkaroon ng katiwalian. Of course, concentrated lang din yung power at hindi shared power. Concentrated lang yan at control ng isang family. Kapag kayo po ay naging senador, naku, marami kayong babanggain, ano, Attorney Alex. Halimbawa po ay dyan mismo sa linya po ninyo sa LP, meron din po dyan na membro ng political dynasty. So pwede po ba nabigyan nyo kami ng konting ano lang, ano, konkretong gagawin ninyo? Hindi lang kasi ito sasabihin na magpapasa ako ng batas. How are you going to do that kung halimbawa mismong miyembro ng Senado ay maaring hindi mo makukuha ang suporta? So anong gagawin po ninyo para makuha ninyo suporta, makumbinsin ninyo itong colleagues ninyo sa Senate maipasa itong bill na to, anti-political dynasty? Maraming salamat, Father Jerome. Ang ganda po ng tanong po ninyo. Ano? Pero gusto ko lang po i-clarify, hindi po ako member po ng Liberal Party at hindi po ako tumatakbo sa partido po ng Liberal Party. Ang partido po natin ay Kapatiran po, no? Kapatiran Party. At isa po ako sa mga founders po ng Kapatiran Party 20 years ago po, no? Tumatakbo po ako ngayon sa ilalim po ng Kapatiran Party, pero kasama po sa tropa ni VP Lenin, Senator Kiko. So yun po ang una, no? At isa po sa mga pangunahing advokasya na sinusulong po talaga ng Kapatiran Party ay yung pong abolition po na political dynasties. So ako po, more than 20 years na po ako involved sa advocacy po, laban po sa political dynasties, no? In fact po, noong 2013, may sinulong po tayo ng People's Initiative Petition para po na magpasa dapat po ng batas na panlaban po sa political dynasties, no? At kasama po natin doon at the time po yung presidente po ng CBCP na si Archbishop Jose Palma po ng Cebu. At kasama din po natin yung maraming organizations po, no, na pinili po natin na kumuha po ng mga signatures, yung signatures gathering po all over the country, no? Hindi lang po natin naabot yung required na signatures po, no, sa bansa. So under the constitution kasi po, meron pong binigyan po ng kapangyarihan ang taong bayan po na magpasa ng batas or amyendahan po ang constitution directly po without going through Congress. So itong at ang tawag po dito sa kapangyarihan po na ito ay itong People's Initiative Power po. No? This is the power granted to the Filipino people po to amend the constitution or to pass laws po directly po without going through Congress. Pero may requirements po yan sa batas, no? And ang requirements po dyan is kailangan po, we have a petition to amend the constitution or to pass a law po
And kailangan po natin ng signatures of at least 3% of the total registered voters sa bawat distrito po sa buong bansa. And a total of 12% po sa buong bansa kung amendahan yung constitution, or a total of 10% po kung batas ang ipapasahod natin. So ang so pinilito namin likumin yun, mga 5.5 million signatures po ang kailangan po natin o hindi po natin nakuha, no? Pero nakaklik po tayo ng mga 3.5 million na signatures po all over the country po, no? Sa tulong po ng LICO at sa tulong po ng Jose Pal po. So isa po yan sa paraan po na gusto po natin gawin. Pero alam po natin na malakas po yung opposition po sa Kamara, sa lower house po. Hindi po talaga pumapasa dyan. Sa taas naman po, sa Senado, pumapasa siya. Pero kailangan po kasi pasado po in both chambers of Congress, yeah, para po ma-introduce yun. So, yun po ang problema natin, no? Kung papayagan nyo lang po, medyo, alam ko po kung medyo limited yung time po. Pero napakaganda po kasi ng topic po na ito, no? Alam nyo po, there are, dun po sa sinulong natin na petition, may tatlong scenarios po doon ng political dynasties na sana po gusto po natin ipagpatigil. Una na okay, ganito na lamang po, Senator Alex, ganito na lamang po, attorney. May follow-up question dyan, pero bibigyan pa kita ng 3 minutes na lang para mas lalo mo pa na linawin sa taong bayan na nakikinig po ngayon yung sinasabi mong radical approach, ano, to changing the constitution para ma-introduce itong anti-dynasty bill. Sige po, another 3 minutes po para mas maklarify po sa taong bayan. Opo. Yung may dalawang, may tatlong scenarios kasi po dyan. Una po, yung running in tandem. Ibig sabihin po, yung mag-asawa, running mayor as vice mayor, gusto po natin ipagbawal yun. Pangalawa po, yung running, tawag dito, yung in succession. Yung mayor, ang papalit sa kanya, pag natapos yung term niya, yung asawa niyo, anak niya. So matindi din na problema po yan, no? At yung pangatlo po, yung running simultaneously, no? Yung halimbawa, congressman ang tatay, tapos ang anak ay tatakbong mayor, no? Alam niyo po, yung unang scenario, yung running in tandem, mayor, vice mayor, marami po akong nakausap ng mga politiko po. Mukhang tanggap po sa kanila yun, na okay lang sa kanila na pagbawala natin yun. So siguro po, gawin po natin piecemeal approach. Magpasahod tayo ng batas na piecemeal po. Huwag po yung scenario 2 and 3 muna. Simulan po natin sa scenario 1. Yung running in tandem po, magpasa tayo ng batas na yun doon lang po nakafocus. Pagbawala natin yung running in tandem. So pag pumasa po yan sa Kamara at pumasa po yan sa Senado, magiging batas po yan. It's not a complete victory, but it is a partial victory and a victory nonetheless po. So against political dynasties. So kung mapagbawal po natin yung running in tandem sa batas po, at suportan po ng dalawang kamara po, yung sa bababang kamara at yung sa Senado po, that's a partial victory against our fight sa political dynasty po. Wala na po tayong makikita na mag-asawa, mag-ama, mag-ina na tumatakbo pareho po na mayor, vice mayor, sabay sila. Kasi yan po, mukhang tanggap din po yan sa maraming political dynasties. Kahit din sila din po, parang sa kanila, okay lang na tanggalin yan. So, pero yung in succession po, ayaw nila dyan. Gusto talaga nila ang pumalit sa kanila ay yung asawa nila, anak nila, o yung kamag-anak po nila. No? Tsaka yung running simultaneously po, yung governor, yung tatay o congressman, tapos mayor, ayaw din po nila dyan. Inuuposo nila yan dyan. Gusto po nila na yung member ng pamilya nila ay nakupusok po sa posisyon. Pero okay lang daw po sa kanila, in my conversation po with a number of politicians, na magbawalan yung running in tandem. Yung, so isa po yan, no? Isa po yan sa paraan po para maisulong po natin yung political dynasties. Pero ang pinaka-importante po na paraan po na gawin po natin ay ito po yung gamitin po natin yung People's Initiative Power po na binigay po sa nakapangyarihan sa taong bayan na amyenda ng Constitution
or magpasa ng batas directly po without going through Congress. At gusto ko pong isulat yan. It's a champion ko po yan. Kung ano man po mangyari after the elections, ito pong ka-intelligence po nito. Kung sasamahan nyo lang po ako, gawin po natin yan. No? Gamitin po natin yung People's Initiative Petition po na yan. Okay. Alright. Salamat po. At talagang, I think, marami pong tao, mamamayan, ay nasa likod po ng ganitong mga hakbang. Parang baby steps talaga. Pero nyo, kailangan pa natin i-slow by slow, na hindi mo pwedeng biglaan, di ba, Father Jerome? Pero we really need this badly. Alam nyo po, Angelique, pinag-aralan ko rin po yan kung paano ho na ipasa sa yung laban po doon sa Constitutional Commission nung ginagawa pa lang po yung 1987 Constitution. Paano ba yung naging labanan doon sa political dynasty provision na yan? Alam nyo ba na nanalo lang po yung provision po na yan by one vote? 17 votes against 18 votes po. No, ang grupo po ni Father ni Sister Christine Tan tsaka Jaime Tadeo, natalo po sila by just one vote po. 17 votes po yung grupo nila, tapos 18 votes po yung nanalo. Ito po yung current provision. Kasi ang gusto po nila Jaime Tadeo noon at Sister Christine Tan na sana talaga ipagbawal na directly, huwag mo na ibigay sa Kongreso na sila pang magpasa ng batas. Sayang po, no? Sayang na sayang yung opportunity po na yun. Na nanalo by one vote, no? Okay. O, kung sana sinuportahan lang po yung grupo po ni Jaime Tadeo at ni Sister Christine Tan, yes. No, panalo po yun. Father, unahin ko yung mga questions mo because alam po medyo limited ang time mo sa atin this morning. Yes, so Ojik, ano? Ito na lang, pangalawang tanong tungkol dito sa political system naman. Pero isinusulong si Attorney Alex na pipigilan din yung pong pagpapalipat-lipat ng mga politiko ng political party. Alam natin dito sa Pilipinas na kung sino yung nanalo na ulo o yung presidente, naglilipatan yung mga politiko doon sa kanyang partido. Ngayon naman po, pwede bang pakipaliwanag po, Attorney Alex, sa taong bayan, ano yung advantages, disadvantages ng pagkakaroon lang ng isang partido, ng isang politiko? At ano naman din yung advantages, disadvantages na nagpapalipat-lipat? Hindi po advantages, disadvantages para sa politiko, kundi advantages, disadvantages sa taong bayan. Maraming Father Jerome. Again, maganda po yung tanong po ninyo. Kasi, yung pinakaugat po ng yung magulo nating politika po sa bansa at very chaotic political system po sa ating bansa ay yung nasa sistema po natin bispo na nakasaad po doon sa constitution po natin. Pasensya na po, pero ang paningin ko po talaga nagkamali po yung mga frameworks of constitution po natin. Nung ginawa po nilang multi-party system, ito po yung political system po natin, naging magulo po at very chaotic po, no? Ngayon po, according to the COMELEC records po, there are more than 150 political parties po sa ating bansa. Kung doon sa mga political parties po na yan, wala pong tunay na partido, siguro po except for one or two, no? Na may nakabase po sa plataforma ang kanila pong politika. No? Tingnan niyo po yung sa atin po ngayon, no? Kung sino man po ang manalo na presidente po, yung mga politiko po, mga congressman, mga congress mayors po, karamihan po sa kanila, bigla pong naglilipatan po doon sa partido po ng nanalo ng presidente. Na para ba silang political butterflies? Walang paninindigan. In fact po, ang tawag ko po sa kanila, hindi po political butterflies political prostitutes, no? Na kung sino po yung manalo, lilipat sila doon, ina-abandon nila yung partido nila. Yung loyalty nila ay doon kaagad po sa presidente. No? Wala pong paninindigan. At ito po yung sistema po natin, no? Kaya po ang sinusulong ko po, dapat po bumalik tayo, palitan po natin itong sistema po. No? Bumalik po tayo doon sa two-party system or three-party system. Actually po, mas gusto ko po, three-party system. Kasi po, pag may two-party system or three-party system po, no? Sa simula pa lang po, pag ikaw ay sumali na po sa partido, hindi ka po basta-basta
tatawid at lilipat doon sa kabilang partido. Bakit po? Kasi ang pag ginawa mo po yun, hindi ka po pagtitiwalaan ng mga lilipatan. Ang tingin sa iyo ay walang prinsipyo. Ang tingin sa iyo ay wala kang paninindigan, wala kang loyalty, no? So, ano pong mangyayari diyan, no? Sumali ka na po sa partido, mananatili ka pa doon. Ang mangyayari po sa two-party system, ang kadalasan po, nagpapagandahan po ng platforma. Papagandahan po sila ng performance at serbisyo sa bayan. At pag ginawa po nila yan, ang the biggest biligtad, ang makikinabang po dyan, ay yung taong bayan. No? Pag ang mga politiko po, naging loyal po sila sa partido nila, nagpapagandahan. Kanina po, Attorney Alex, ay lagi niyong binabanggit yung radical na reforma. Ano? You're using the word radical. Alam niyo yung salitang yan, baka hindi maintindihan ng mga kapanalig natin o di kaya baka may nakikinig dito sa gobyerno na ko radical. Baka na naman na yung usapin dito ng red tagging, di ba? Usapin dito ng komunista, di umano yung ilang kinaaniba na grupo. So, pwede po ba na ipaliwanag po ninyo? Ano ba yung konteksto? Ano bang ibig sabihin ninyo doon sa radical reforms para mas naintindihan po ng mga tagapakinig po natin? Doon po sa two-party system, pag sumali na po yung mga politiko doon sa partido nila, hindi po sila basta-basta lilipat doon sa kabila. Kasi tulad ng sinasabi ko po, pag lumipat po sila doon sa kabilang partido, ang tingin po sa kanila ay walang paninindigan, walang prinsipyo. So pagdududuhan po yung loyalty po nila. No? So ang gagawin po ng mga politiko, karamihan po sa kanila would prefer to stay po doon sa partido na pinili po nila. No? So ang magkakaroon po dyan, magkakaroon po ng loyalty sa partido ang mga politiko. So magpapagandahan po sila ng plataforma, pagandahan po sila ng performance, pagandahan po sila ng serbisyo. At pag ginawa po nila yon, ang biggest beneficiary po dyan, ang makikinabang po dyan, yung taong bayan. No? Pag nagpagandahan po ng plataforma, ng performance at serbisyo, yung dalawang partido po, ano po yan, no? Ang makikinabang po dyan, yung taong bayan. At ganyan po ang nangyayari po, no? Sa UK, tingnan mo po sa United Kingdom, no? Sa Great Britain, di ba? So, dalawang partido lang po. Yung Conservative Party, tsaka yung, di ba, yung ano nila, yung Labor Party. So, ganyan din po sa Germany, ganyan din po sa America, ganyan din po sa Australia, and to a certain extent po, ganyan po sa South Korea, sa Taiwan, sa Japan po. So, hindi na po tayo lumayo eh, kaya tingnan po na lang po natin kung ano po yung dito, mga best practices po nila doon. At pag yung mga, ano naman po, yung mga botante naman po, kung two-party system po, mamimili yan sa dalawang partido. At pag pumili na po sila ng partido po nila, ang loyalty po nila madidevelop po doon sa partido po nila. No? At so they would know about yung prinsipyo, pananindigan, programs, at plataforma po ng partido po nila. So ang mangyayari po dyan, the votante po, the voters would become more intelligent voters. No? They would become more enlightened voters po. No? So ang partido po, in two-party system, ang politika po in two-party system, more or less po, would be based on platform, performance, and service po, instead of personalities and family names po, tulad po nangyari po sa ating bansa. So, para narinig na po natin ito, no, yung two-party system, pero po napaka-radical po ng transformation na mangyayari po sa ating politika pag ginawa po natin yan. No? We would have a more mature political system. We would have more mature political leaders in our country. The elections will be based on platform, performance, and services, and our voters po would become more enlightened and more intelligent po under two-party system, because that's what's happening po in highly developed countries po. No? So, ito po, nagkamali po ang framers ng constitution po natin doon. That's why po, i-aminin na po natin yon at baguhin po natin yon. No? So, that's why po sinusulong ko po yan. Napaka-radical po ng transformation na mangyayari pag na-implement po natin yan. Of course po, idagdag po natin yung partyless system po doon. Kasi totally bastardized po itong partyless system po natin. Nawala na po ng bosses yung mga mahirap,
maliliit at marginalized sectors na invaded na po by the political dynasties at bilyonaryo at mga contractors po. Ito po ang political yung partialist system po natin. Kailangan Attorney po natin Alex, para we can give you another 3 minutes, ano, tanoyin na po namin kayo, ano exactly ang dapat pong gawin para ma-reforma po itong political yung partialist system? Dahil syempre meron naman po talagang legitimo, no, may mga running with you sa senatorial slate po ninyo na kasama si Risa Ontiveros, Senator Risa, na nanggaling po sa party list. And of course, may mga legitimate nga po parties. Paano po natin ito mas mapapaganda at talagang matanggal po yung mga mayayaman lamang na ginamit lang po ang party list para makapasok din sa Kongreso? Kasi ang requirement po ng batas, ng constitution po natin, na 20% of the seats in the Camera po, in the lower chamber, should be allotted to partyless system. 20% po, no? So, ang 20%, right now po, we have 253 congressional seats in the country po, no? So, 253 congressional seats. So, ilan po yung ano doon, ilan po yung partyless po doon is roughly po mga 51 partyless seats po ang nandyan po sa Kongreso, no? So, pero ang majority po ng mga party list na nananalo ay tamo po talaga. Nandiyan po hawak po ng mga political dynasties. Extension na po ng mga political dynasties. At yung iba po, mga bilyonaryo po ang tumatakbo. No? So, yung kung sino pa po yung mga truly marginalized sectors po, sila pa yung dinidisqualify ng COMELEC. No? So it's really highly awan ko po, no? So ang problema lang po right now, kung magpapasa po tayo ng batas lang po, no, through Congress para po amyendahan po ang party list law natin, mukhang hindi po papasayan. Alam niyo po kung bakit? Parang anti-dynasty law, kasi controlled na po ng political dynasties ang lower chamber ho natin. Almost 80% po of the members of the House of Representatives are also members po of political dynasties, no? So hindi na po papasa yan. Ang kailangan na po diyan, amyendahan mo po ang constitution diyan. Ang problema lang po, sino po mag-amyenda ng constitution, no? There are 3 ways of amending the constitution po under our constitution, no? One is by constituent assembly. Ibig sabihin, you transform, you convert the Congress into a constituent assembly po, tama, the constitution. Pero talo din po tayo dyan kasi tulad ng sinabi ko po, majority of the members of Congress political dynasty. So hindi rin po obra yan. It's not going to work yung constituent assembly. Pangalawa po, yung constitutional convention, no? Ibig sabihin po, mag-elect tayo ng delegate to the CONCON para po amend the constitution. Pero sa aking paningin po, hindi rin po mag-oobra yan. It's not going to work. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang tatakbo po doon, papatakbuhin po ng mga political dynasties doon po sa distrito nila para po kung sino po yung maging delegado doon po sa CONCON, kamag-angkri po nila. So, the members of the CONCON would also be controlled po by political dynasties. So, it's not going to work also po, no? So, alam niyo po, only a people's initiative petition can do the change. That's why po, I am really pushing for us to use the power of the people in amending the constitution po. Okay. Right. Thank you po for your answer. And we have time for siguro one last question na lamang, Father Jerome, from you for this part of our show. Opo. Yeah. I-clarify ko lang yung binanggit po ninyo tungkol sa party list, ano? So are you saying now, baka gusto niyo pong tanungin yung radical reform, so kung paano natin sugpuin yung nabitin nga corruption. Yung radical reform kanina. Paano natin po natin sugpuin yung matinding corruption sa ating bansa po? Gusto ko pong sagutin yan kung gusto niyo pong tanungin yan. Sige po. Para mamaya po pwede po ninyong ano, sabihin po yan, sagutin yan. Tapos ito na lang po para yung tayong party list. Maintindihan din po natin. Are you saying now that technically, yung party list system natin, yung law patungkol dyan, fundamentally flawed? Ganun po ba ang ano natin dito? Tama po ba yung understanding ko? Nawala. Okay, Attorney Alex, ako na lang po yung magre-relay nung tanong, no? Can you hear me?
Opo, opo, I can hear you po. Yes, okay. Follow up nito na tanong ni Father, ano, he's asking kung fundamentally flawed po yung batas sa party list mismo. Opo, opo. Nagsimula ho siya na maganda, no? Pero ito po kasi naglabas po ng decision ang Supreme Court, no? Inopen up niya na ho eh. Sabi niya wala nang limitation ngayon practically. Kahit na hindi ka marginalized sector, kahit hindi ka na mahirap or maliit na sector po, pwede kang mag-set up ng sarili mong party list. So yun na po, no? Parang inopen up na ho yan. Binuksan na po yung pintuan practically to everyone, to every group in the country. Pero kung mapapin po ninyo, Angelique and Father Jerome, gusto ko pong sagutin yung issue na anong na reforma ang kailangan natin para po masugpo itong matinding korupsyon at katiwalaan sa ating gobyerno. Okay, go ahead please. Oo. Kasi kung nakikita po ninyo, no, Angelique, no, sobra ang korupsyon sa ating gobyerno at sobra pong katiwalaan. Alam mo, ang ugat po niyan, ang pinakaugat po, nasa constitution po ulit natin. Nasa sistema po natin. Gusto ko pong i-explain yan sa inyo, ano po, no? Halimbawa po, no, itong appointing power po sa COMELEC, sa COA, tsaka sa Ombudsman. No, napaka-importanting agencies po ito. COMELEC, COA, tsaka Ombudsman, no? Tsaka of course, the judiciary, ano po. Sino under our constitution po, sino bang nag-appoint na mga members po? Yung presidente po. Presidente po, ano? So, ang appointing power na sa president. Yun po ang sistema natin. But yung appointing power po na yun, pwede pong abusuhin ng presidente yan. At inabuso po ng presidente. Ngayon yan, paano po inabuso ni President Duterte yung appointing power niya doon po sa COMELEC, sa COA po? No? Una po, no? Tingnan niyo po yung members ng COMELEC. Pipito lang po ang commissioners dyan. No? Pero ano pong ginawa ni President Duterte? Lima po sa pito, inappoint niya taga Mindanao. Tatlo po doon taga Davao. No? At yung iba po, may mga questionable pa sa kanilang background. So kita niyo na po talaga, no, na questionable agad yung integridad at credibility po ng COMELEC dahil po inabuso ng presidente yung appointing power niya doon po sa COMELEC. COMELEC po, napaka-importante yan. If you want our elections to be truly fair and honest and peaceful po and fair po, no? To protect our democracy. So, kung ikaw po ay pahiyas na presidente at gusto mong panalunin yung sariling interest mo, sariling partido mo, kasing taumbayan, talaga po, dun, sa appointing, gamitin mo yung appointing power mo po, no? So, pangalawa po, yung sa COA, tingnan nyo po yung COA. Sino po nag-appoint ng members at ng chairman ng COA? Yung presidente din po, no? At pwede pong abusuin ng presidente. Inabuso po ng presidente ngayon yan. Paano po inabuso ng presidente yan? Sino hong inappoint ng presidente na chairman po ng COA? Taga Mindanao po. And someone who has a pending plunder case po. May kasong plunder. So doon pa lang po, questionably na kaagad yung inappoint niya na chairman ng COA. E yung COA po is napaka-importante against our fight against corruption po. Napaka-importante po ang function and duties po ng COA in our fight against corruption. Kasi ang COA po, ito po yung nag-audit ng lahat ng departamento, ahensya, lahat ng LGUs po, kung paano nila ginagamit yung pondo ng bayan. E paano po kung inappoint po dyan is someone who is was of questionable integrity po. No? Paano na lang yung laban natin against corruption? So yan, yun po yung pangalawa. Pangatlo po, yung ombudsman. Yung ombudsman po, napaka-importante po ng function yan in our fight against corruption po sa gobyerno. Siya po talaga yung nagpo-prosecute, no? Eh kung ang inappoint po na president ng presidente na ombudsman dyan ay someone who has a questionable integrity po, no? Paano po kung questionable po yung integridad niya? Paano po kung hindi po siya fair, hindi po siya makatarungan, at siya po ay bulag-bulagan? So, paano na lang po yung laban natin sa corruption? That's why po, itong sistema po natin, kailangan po baguhin natin. We have to
we have to radically reform po our system. We have to remove the appointing power from the hands of the president po at ilipat mo po yan sa isang independent commission, independent body po. No? At yung itong independent body po, kailangan po hindi sila beholden to the president. So, yun po, no? Kailangan po yung nag-a-appoint sa COMELEC, nag-a-appoint sa COA, nag-a-appoint po sa ombudsman, hindi po ang presidente. It should be an independent commission para po ang mandato po ng COMELEC members, ng COA members at ang ombudsman ay hindi po galing sa presidente. Dapat po ang mandato nila ay galing sa taong bayan. Para taong bayan po ang pagsiribyan po nila. So radical po na reforma po ito. Napaka-radical po, no? Kung ma-implement lang po natin ito, yung laban po natin sa korupsyon ay tutupong magkakaroon po ng ngipin. At joining us sa ating pong panel ay mula naman po sa Commission on Family and Life ng Archdiocese of Manila, sina Brother Ega and Sister Vivian Cabuelio. Magandang umaga! Good morning mga kapanalig! Good morning Ate Jig! At good morning po kay Father Jerome. At syempre, good morning po kay Attorney Alex Lacson. Mula po dito sa Tondo, kami po ay bumabati sa ngalan po ng Commission on Family and Life Church Diocese of Manila. Yes po, good morning Ate Jig at good morning Father Jerome at kay Attorney Alex Lacson. Good morning po. Okay, at syempre, mga tanong natin. Good morning yes, po. Good morning Attorney Alex. We're glad you're still there. At yung mga tanong natin ngayon ay patungkol po sa Pilipino, pamilyang Pilipino, because the family is the basic unit of society, ano ho, at sa simbahan, sila po ang tinuturing na domestic church. Okay, so go ahead na, Brother Ega and Sister Vivian, for your questions. Yes po, Attorney Alex, ang bawat tanong po ay meron po kayong 3 minutes para po sagutin ito. Yes, opo Attorney Alex, ito po yung unang tanong po natin about po ito sa educational system po natin dito sa ating bansa. May mga magulang pong dumudulog sa aming tanggapan dito po sa Commission on Family and Life upang magbahagi ng kanilang mga alalahanin at frustration tungkol sa academic competency ng kanilang mga anak. Kasi po, minsan grade 6 na sila, hindi pa marunong magbasa, hindi pa masyadong marunong magbasa yung mga anak, at saka kahit high school na o di kaya grade 9 o grade 10, ay hirap na hirap pa rin gumawa ng mga simpleng mga paragraph. So ano po ang nakikita mong ugat ng suliraning ito? At bilang senador, ano po ang mabuting hakbang ang gagawin po ninyo upang ayusin ang educational system ng bansa? Maganda po yung tanong po ninyo, ano po, at lagana po yung problema niyan. Yung maraming kabataan po, kahit na nasa high school na po, hindi pa rin po marunong magbasa at hindi po marunong sumulat, magsulat po ng maayos. So ang anuhupat talaga natin sa unang-una po, kailangan po natin i-upgrade po yung kalidad po talaga atin po mga teachers. At para po magkawa po natin yan, kailangan po merong continued, regular educational management po doon sa mga teachers po. Para po tuloy-tuloy po yung group na mga teachers po. Attorney Alex, merong feedback po yung audio nyo. Ayun. Ano kaya yun? Hindi namin kayo masyado marinig. Sorry po. Ayan po, ayan po. Ayan, much better. Okay, please continue. Better po, no? Tulad ng sinabi ko po, doon po yung problema po na lagana po yung problema ng mga kabataan na hindi po marunong magbasa at hindi po marunong sulat ng maayos kahit po high school na, no? Lagana po yan, hindi lang po sa isang project, pero lagana po, no? Ayon po mismo sa ano po yung assessment ng ano po ito ng DepEd, no? Ang kailangan po natin diyan of course is pagandahin po natin yung status po ng mga teachers po natin. Kailangan po maging effective po sila, no? At kailangan po yung regular and continuous training and improvement po ng mga teachers po natin, no? Kung paano po maging effective po pagtuturo nila. Pangalawa po, kailangan po natin ng mga materials po, kung ano po yung kailangan ng estudyante po
tingnan po natin na yung materials po na ginagamit nila ay tunay po na nakakatulong po sa kanila. So, lahat po nito kailangan po ng budget, no? Halimbawa po, yung regular and continuous educational improvement po of the teachers, dano po ng pondo dyan. So, kailangan po taasan natin ang budget ng education pagdating dyan, no? Pangalawa po, doon po sa materials na kailangan po ng estudyante, kailangan po din ng i-assess po talaga natin kung ang content ba ay tama, yung approach po ng pagturo ay tama, no? At yung ating bang sistema ay talagang tama po yung pagturo po sa kabataan. Pero may pangatlong aspeto po na kailangan po natin tingnan. At itong pangatlong aspeto po ay ito po yung poverty aspect, no? Kasi kung gutom po yung bata pagpasok po ng eskwelahan, wala po talagang papasok sa kanilang isipan kasi gutom po ang sigmura, no? That's why po kailangan ma-address po natin yung poverty aspect of the mal-education po of our children. Meron lang akong gustong itanong, no, kaugnay dun sa naging sagot kanina ni Attorney Alex, Brother Egan, si Sir Vivian, ha? Attorney Alex, nabanggit niyo po kanina yung tungkol dun sa poverty aspect, ano, yung pag kumakalam ang tiyan ng bata, eh talagang hindi siya makakakonsentrate, plus pati yung kanyang nutritional, yung value ng kanyang pagkain, eh meron ding epekto yun sa kanyang intellectual and physical growth. Okay, isa ho sa mga nabanggit yung platforma ay itong National Dairy Program. Siguro ipasok na ho natin dito. Ano yung sabihin nun na magkakaroon po ng ano ho ito? Gatas or please explain, Attorney Alex. Okay, maraming salamat po kasi napakagandang aspekto po yan ng ating platforma po na pansulong po talaga natin, panlaban po sa kahirapan sa ating bansa, pansagot po sa problema ng mga kabataan sa edukasyon na aspeto po, no? Itong National Dairy Program po, ito po yung ginamit po ng programa ng dating King of Thailand po, yung father po ng present King of Thailand, para po masugpo yung matinding kahirapan po doon sa Thailand noong panahon po nila, no? So, dito po sa atin, pwede rin po natin gamitin yan. Paano po natin pwedeng gamitin yan, no? Itong dairy industry kasi po, ito po yung pagsirami pong dairy industry, ito po yung mga gatas, keso, at lahat po ng mga inumin na may halong gatas, no? Sa bansa po natin. Sobrang laking industry po ito, no? At almost 2 times as big ito compared mo po sa sugar industry sa bansa po natin. Ang sugar industry po natin is mga 70 billion pesos po yan, taon-taon. Pero itong dairy industry po, umabot po yan ng 120 up to 140 billion pesos po taon-taon. Pero nasa kamay ito po ng mga foreign companies. 27% po ng gatas, keso at mga inumin po na may halong gatas ay nasa kamay po ng mga foreign companies. Nestle po, 92%. No? So, ito po, pwede po natin mawiin ito sa kamay, kunin po natin sa kamay ng mga foreigners, ibigay po natin sa mga small farmers po natin, no? There are mga 4 million po na pamilya po ng mga small farmers sa ating bansa. On the average po, may mga 1 hectare, 2 hectares po yan na sinasaka. Ang ginawa po ng King of Thailand po doon sa Thailand, binigyan niya lang po ng 3 baka na ginagatasan ang bawat isang maliit na farmer po, no? At yung ginagatasan po, no? At ang income po, monthly income po ng maliit na farmer po na magsasaka, nag-double, nag times 3 po in some cases, no? Mangyayari din po sa ating bansa yan kung gagawin po natin. Tapos ang gatas po na makukuha po ng mga small farmers po, ng mga maliit na magsasaka, ito ngayon po ang gamitin po natin sa mga school feeding program po natin, no? May school feeding program po ang DepEd, ang Department of Health, ang mga LGUs. Ang problema lang po sa school feeding program po nila, ang ginagamit po nila doon, mga imported po na gatas na processed po. Processed, hindi po fresh milk, no? So kung fresh milk po ang gamitin po natin sa milk feeding, sa school feeding program po, alam mo po, mga kabataan po natin, mas magiging matalino, mas magiging malusog, mas magiging matangkad po. So grabe po ang epekto po ng National Dairy Program para po sa kalusugan, para po sa talino ng kabataan po, sa mental development po nila. No? So, at the same time,
grabe po ang may tutulong po nito para po maiahon sa kahirapan yung 4 na milyong pamilya po ng mamagsasaka. So kung 4 na milyon po yan ng mga small farmers, times 4, times 5 po bawat pamilya, we are looking at least 20 million of our population po na kaya po nating maiahon po sa kahirapan. Yun po yung value po ng National Dairy Program po na yan. Okay, very nice po. Salamat. At balikan na po natin ang iba pang tanong ni na Brother Ege at Sister Vivian, please. Yes po, Attorney Alex. Thank you po din sa sagot. At ang tanong po ngayon ay may kaugnayan mo po dito sa ating mga Filipino values tulad po ng katapatan, yung pagiging magalang at yung pagsasabi po ng totoo na alam po natin na mga gandang ugali po talaga yan ng pamilyang Pilipino. Ngunit, Attorney, hindi po kailan sa kasalukuyan na laganap na po yung pagmumura at pagsasabi ng masamang salita kahit sa social media. Kung sakaling kayo po ay mahalal bilang senador, paano po ninyo mapananatili ang mabuting ugali po at yung mabuting pahigitungan ng mga Pilipino sa kanyang kapwa, lalong-lalo na po sa mga nakatatanda? So, maraming salamat po. Again po, napakaganda po ng tanong po ninyo, no? At related po sa doon sa education po na tanong niyo po kanina, no? Alam niyo po, kaya po ang sinusulong ko po ng partido po namin, itong Kapatiran Party po, naniniwala po talaga kami na iisang pamilya lang po tayong mga Pilipino. Ano man po ang religion mo, ano man po ang status mo sa buhay, saang probinsya ka man po, iisang pamilya lang po tayo. Kaya po, kapatiran po ang sinusulong po namin. Ang pagkakapatiran po ng bawat Pilipino. Kapwa ko, kapatid ko, yun po ang motto, ang slogan po ng kapatiran. Kapwa ko, kapatid ko. Sinusulong po natin yan. No? At that's why po ang dinadala ko po sa na ano ay Kuya Alex, no? Kuya Alex, yun pong dinadala ko po sa kampanya. Kasi pinopromote ko po yung pagkakapatiran po ng bawat Pilipino. At galing po ako, member po ako ng isang religious community po, no? Yung Christian Family Movement, kung saan po ang tawagan po namin ay Kuya Ate, or Tita Tito po sa doon sa mga nakakatanda. Puro Kuya Ate po, Kuya Ate. Kasi pinopromote po talaga namin, sinusulong po namin ang pagkakapatiran po. So, yun po, gusto ko pong isulong po yun doon po sa edukasyon po natin, no? Alam niyo ba kung bakit po yung Japan tsaka Germany po, sila po yung di ba napaka-developed na mga bansa, tsaka sa Japan po, bakit ba napakadali sa kanila ang magtulungan? Yung bawat isa po nagtutulungan. Sa Germany po, ganun din. Bawat isa nagtutulungan. Kasi po naka-invent po mismo nila doon sa educational system po nila yung kultura po ng cooperation at kultura po of working together. No? Doon po sa Japan, they call it the culture of working together. Na basta tulong-tulong sila pag may ginagawa para sa bayan, tulong-tulong po sila. Doon naman po sa Germany, ang tawag po doon, culture of cooperation. That's why po ang foundation po ng economy ng Germany is cooperative, kasi cooperation po yung pundasyon po ng edukasyon nila. So they need to cooperate, the culture of cooperation. So they cooperate po, no? Sa atin po, gusto ko pong i-promote itong kultura of kapatiran, the culture of pagkakapatiran po ng Pilipino, at na naka-embed na po doon, kasama na po doon yung cooperation at working together. No? Kasi po kung tinan nyo po yung edukasyon po natin, no? Paligsahan po yung education po natin, eh. Di ba? Pataasan ng grado, pagalingan ng proyekto, pagalingan po na kung ano-ano. Di ba? So, doon po sa Japan po, for instance, design na po yung education po nila for students to work together po. No? Grade 1 pa lang po, buong elementary at high school po. Tingnan nyo po yung mga activities, mga programa po nila, design po for students to work together instead po na nakafocus sa individual achievement, nakafocus po sa collective achievement po. Instead po na nakafocus sa individual personal success, nakafocus po doon sa community success po. Ganun din po sa Germany, ang kultura po nila. Hindi po nakafocus doon sa individual success, hindi po sa personal achievement, nakafocus po doon sa community or collective success po or advancement. Dapat po
i-reorient po natin yung ating educational system po. Lahat po kailangan ng mga assignments, projects, kung ano pa man po ng programa po na ginagawa po ng estudyante, dapat po design not for individual success but design po for collective advancement po, no? So group work po parati kailangan. Group work, no? Designed for students to work together and students to cooperate po. At in the process po, we promote the kapatiran, the culture kapatiran, na magkakapatid po tayo bawat isa po. So yun po ang gusto kong ituloy. Maraming salamat po Kuya Alex para sa kultura ng kapatiran. Yes, opo. Okay, so para po sa ating pangatlong tanong, Kuya Alex, ito po ang mag-focus naman po tayo ngayon dito po sa problema na kinakaharap ng ating bansa sa history revisionism. Kasi po laganap po ang fake news sa social media ngayon. Isa po ito sa mga suliranin na nararanasan ng pamilyang Pilipino. Ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang kamalayan ng mga kabataan tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Ito po ang aming tanong. Ano po ang konkretong hakbang ang gagawin po ninyo bilang senador upang matigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media at mapanagot ang sino mang gumagawa nito? Oo, alam niyo po, ang unang-una ho dyan talaga is elect a president na matino po, ano. O kasi ang presidente po, siya po ang nag-appoint ng education secretary, di ba, DepEd secretary, no? Secretary po ng Department of Education. At kung sino man po yung secretary ng DepEd, sila po kung minsan sila yung nagdedetermine ng direction po ng edukasyon sa public school system. Sa public school system lang na po naman yan, hindi po sa private school system. No? So, ang mga private schools are still free po, no? In general po, kung ano po yung books na gagamitin po nila, no? Tapos kung paano po tinuturo yung kasaysayan. So, halimbawa po, no? Schools like Ateneo, La Salle, San Beda, UST po, San Sebastian, St. Paul, St. Therese, yan po, saints ko, yan po hindi po pwedeng ipitahan yan kung paano po ituturo yung history po doon. Ang problema po talaga natin sa historical revisionism ay doon po. Pwede po nila baguhin yung paano po ang pagturo ng history. Depende po kung sino ang presidente at depende po kung sinong i-appoint niya na education secretary. No? So, pero doon po sa private school system, hindi po nila basta-basta po mabago yung ano, o ma-implement yung historical revisionism. Ang importante lang po na tayo po na nasa media, kailangan po aware tayo. Tayo po na sa simbahan, kailangan po aware tayo. At tayo pong nasa civil society, kailangan po aware tayo. At tayo pong mga parents po, no? mga magulang, kailangan po aware tayo po. Dapat yung history po, tinuturo din natin. Kahit yung bits and pieces, ano po, hindi naman po kailangan lahat. Bits and pieces. Kwentuhan lang po sa table, sa dining table, sa pamilya, di ba? At yun po talaga kukuha ng unang basihan po ng history ang ating mga kabataan. So may bawat po isa sa atin may responsibility po to tell really the real history to our children. Yung mga magulang po, yung simbahan, yung media, yung civil society, diba, yung kaibigan. So bawat isa po tayo may responsibility po to tell the history as it is, na hindi po nire-revise at hindi po produkto ng fake news ng galingan. Okay, so thank you so much po, Attorney Alex. Yes, opo, alam ko may mga tanong pa po tayo na sa Commission on Family and Life at meron pa rin po dito ano, from myself, ano, quick questions na lang po with quick answers from you. And Attorney Alex, siguro at this point, papacheck ko lang po kung accessible sa inyo yung kopya ng ating Truth Covenant. Are you able to read it later? Sorry po, not right now po, but kasi I'm on the road to Nueva Ecija po, no?
San Jose, which is around 4 hours away from Manila. So wala na po akong connection sa laptop, sa computer. Just relying sa phone po right now. Sige po. Okay, so this is what we'll do. Baka later po I will read it and then can I ask you to repeat na lang after me para okay, mayroon tayong opportunity okay. to declare the contents of our truth covenant. Okay po? Okay, Kuya Alex. Alam niyo, maganda sa kuya at ate kahit na anong edad, Kuya at yes. ate. Ako, yes. Hanggang, ako talaga ate na forever. Well, sige yes. po. Yes, sandali lang, magpapatuloy po tayo with Kuya Alex, kasama si Kuya Egan, Ate Vivian, dito po sa Catholic E-Forum! Simbahan Aphalala 2022, One Godly Vote. Celebrate truth living in a synodal church this Easter season. Veritas 846 Kapanali, 53 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, Philippine Standard Time, 9:33 na po ngayong umaga. Simbahan Aphalala 2022, One Godly Vote. Okay, at tuloy-tuloy po tayo. Nakapiling pa rin po natin si Attorney Kuya Alex Lacson via phone patch on his way to Nueva Ecija. At ang ating pong mga panelists from the Commission on Family and Life, si Brother Egay and Sister Vivian Cabuelo. Okay, ituloy pa rin natin yung iba pang tanong. Please, go ahead. Yes po, Ate Jake. Yung pang-apat po namin tanong, Attorney Alex, ay may kaugnayan po dito sa gambling issue. So, isang malaking issue po ito ngayon sa ating bansa, yung paglagana po ng sugal. Tulad po ng isabong, yung pagpasok po ng pogo, at saka po yung usapin tungkol sa legalization ng wetting. Sinusuportahan po ito ng Duterte administration sa dahilang pumikita naman daw po ang gobyerno dito. Ngunit hindi rin po lingid sa kaalaman natin, attorney, na maraming buhay po, maraming pamilya po ang naisira dahil sa iba't ibang uri ng sugal na ito. Kapag kayo po ay nahalal na bilang senador, ano po ang pananaw mo sa usaping ito at ano pong batas ang ipapasa ninyo upang maprotektahan ang mga pamilya, lalong-lalo na po yung mga kabataan sa paglagana po ng sugal, legal man po ito o hindi? So, alam niyo po, I am anti-gambling po, no, in general po, in principle. Alam ko po na nakakasira po talaga yan sa pamilya at nakita ko po yan sa sariling pamilya ko po, no. Nakita ko po yan sa pamilya ko po mismo, no. So, yung pagsusugal po talaga nakakasira po yan ng pamilya. Pwede niyang ubusin talaga ang family savings ninyo. Yung pera na nakalaan para sa mga anak, para sa pamilya po, pwede pong mawalda siyan dahil po pwedeng malulong sa gambling po yung tatay, no, o yung kapatid, no, o sa lalaki o babae, kung sino man po, no. At ito po, doon po sa isabong right now po na may mga namamatay na po daw, may mga dinudukot na po. Alam niyo po ang posisyon ko po dyan. Sana po ang gobyerno po sa ngayon po ay sana po isuspindi at ipatigil po muna yan, no? Habang pa po wala pong malinaw na batas na nagpapayag dyan, no? So, para po maayos yan, kailangan po habang po kinakandak yung investigation at ginagawa po yung batas tungkol po dyan, kailangan po isuspindi at patigil po muna yan ng gobyerno po. No? Marami pong nasisira dyan at marami po pong pamilya na masisira dyan kung hindi po pumasok ang gobyerno dyan at i-regulate po yan. No? Doon naman po sa wedding po, napakatagal na problema na po natin to sa ating bansa. At hindi ko po alam talaga kung ano po pa talaga pwede natin gawin kung yun po ay may at legal, no?
At naisip po natin dati yung di ba yung gawin pong legal town lottery para yun po ay makontrol ng ating gobyerno, no? Although pinag-isipan ko rin po before yan kung yun ba ay halimbawa instead po na gobyernong humawak dyan, eh pwede pang halimbawa humawak po dyan ay isang grupo po ng mga representatives, isang grupo po kung saan po mga representatives o isang community ang nagpapatakbo. No, halimbawa po mga community leaders po coming from various sectors po ng society. Sila po magpatakbo, tapos ang kita po ay mapunta po doon sa komunidad, no, at hindi po mapunta lang sa isang tao. Kasi ang right now po, itong wedding, illegal wedding po natin, isang tao po ang nagpapatakbo. Kung pwede po mag-request po, natapusin ko lang po ito, no? Yung sagot po, okay, one minute. Kasi ang sitwasyon po natin right now, ang wedding po, ang nagpapatakbo po, isang kingpin, isang pamilya po, no? At yung pera po na pupunta sa kanya, no? At yung, at ito po ang pera kung minsan na pupunta sa ibang illegal activities pa, no? Ang kita po nila. Eh, what if kung halimbawa po, magpasa po tayo ng batas, na i-allow po natin siya, pero ang magpatakbo po ay isang grupo po na representatives po ng iba't ibang sector, no, ng komunidad po na yan. Tapos ang kita po ng ano po doon ay gagamitin po doon sa komunidad kesa po doon sa pupunta lang sa isang tao. Pero pag-isipan po muna natin kung ito po ay something po na gusto po natin, no? Dahil ako po essentially I am anti-gambling, no? Hindi ko po video po kapos na supportan yung prinsipyo ng gambling. Pero ang problema lang po, kung hindi po natin kayang ipatigil yan, ano po ang next best na solution po natin yan? Na para po makapag-tapag ng taong bayan. Okay. Malinaw po. Maraming salamat po, Kuya Alex, sa inyong sagot. Okay, we have one last question from the Commission on Family and Life. Brother. Yes, opo. Thank you po, Ate Jig. At thank you po, Kuya Alex. So, ito po yung panglimang tanong po namin. Ito po yung concern po natin naman po sa mga OFW po natin. Base po kasi sa karanasan namin dito po sa Commission on Family and Life, maraming mga pamilya ang humaharap ng samut-sari mga problema dahil sa pagtatrabaho ng magulang o mga magulang sa ibang bansa. So, bilang senador, ano po ang nakikita mong mabuting solusyon para maproteksyonan ang institusyon ng pamilya mula sa suliraning dulot ng pagtatrabaho sa ibang bansa? Oh, ang una-una po dyan talaga po, no? Kailangan po gawin natin po lahat na mag-trabaho natin para po mabigyan ng trabaho ang mga tatay at nanay po dito sa ating bansa. At trabaho po na pwede pabigay sa kanila ng sweldo na reasonable po at patas, no? Na kaya po makabuhay ng kanilang pamilya para hindi na po sila pumunta sa ibang bansa. Yun po ang unang-una po natin gagawin. Hanapan po natin ng paraan po para po mabigyan ng trabaho ang mga tate at nanay po na naghahanap po ng trabaho dito po sa ating bansa para po hindi na po sila mga ibang bansa. At pag nagawa po natin yan at hindi na po umalis sa papunta sa ibang bansa, so magawa po natin ito po para protekan po ang pamilya po nila dito sa ating bansa. Unang-una po yan, ano po ang pwede natin gawing programa para po magawa natin sila ng anak buhay o trabaho po dito sa ating bansa. At yun po actually ang sinusulong po. Kung tingnan niyo po yung plataforma po, po doon na items po ng plataforma, halos po yan ay natututo po sa kwa ng pagtulong po sa paggawa ng trabaho at anak buhay sa mga pamilya po at mahirap po sa ating bansa. No, at yung kasama pala po doon yung reform franchise law, no, reform law actually. Really quick questions lang po that can be answered quickly din po, ano, so hindi na po natin bibigyan ng full 3 minutes para mas makarami pa po tayo. Okay, ito po yung mga tinatawag na death bills, like for instance, like ano po ang position niyo kapag isinulong po yung death penalty? Death penalty po, I'm against death penalty po.
I really believe that it's yeah. Alright. Okay. What about po yung panahon na daw para tayo po ay magkaroon ng divorce bill? Hindi rin po ako pabor po sa divorce, no? Pero may kasi yung divorce po, this is a religious term po, no? And this is a religious institution. At may mga simbahan po talaga, hindi lang po yung Katoliko na in-oppose po yung divorce, no? Pero may pinag-aaralan po tayo na tinatawag ko po ay yung marital dissolution of dead marriages. So hindi po siya natin titawagin po na divorce, pero pwede po siya natin tawagin na marital dissolution of dead marriages. May mga instances of kasi dead na wala na po. Marriage. Dead marriages po, no? Dead marriages. Well, may instances kasi po na talagang patay na po yung marriage po, no? No? Halimbawa po, no? May foreigner po yung asawa mo, tapos yung foreigner mo po ay asawa ay nakakuha na po ng divorce decree doon sa ibang bansa, di ko ba? So, dead na po yung marriage. Kailangan po yung Filipino dito ay allowed na po siya, no? So, para ma-dissolve po yun, so, marital dissolution po. Huwag po natin tawaging divorce kasi ang ibig sabihin po ng divorce, existing po yung marriage. Itong marital dissolution po, patay na po yung kasal po doon, yung marriage na po doon. No? Mm-hmm. So, yun po. Pangalawa po, no, halimbawa po ay 5 years na po nawawala yung isang spouse, no? Hindi mo po alam kung nasaan siya ba'y namatay na or 5 years po. Tapos wala ka na pong narinig po sa kanya, no? Technically po, in that instance po, wala na pong kasal doon. The marriage is dead, no? Siguro po pwede na po mag-apply for marital dissolution yung spouse po na isa po, no? So, yun po yung tinitingnan po natin doon. Okay. Yung po pero po sa hindi divorce ang tawag. Hindi po kasi divorce po. O hindi divorce po kasi ang divorce po ang ibig sabihin po existing po yung marriage. Mm-hmm. Okay. Ito naman po tungkol sa abortion. Your stand on the decriminalization of abortion po. I'm against abortion po. I really believe po na buhay na po yung from the moment of conception pa lang po. Nagsisimula na po yung buhay po doon sa loob. And it's a human life at the very start po, no? And the most defenseless na buhay po ay yung nasa loob po. Yung hindi pa buo yung tao. Pero alam mo na tumitibok na yung puso. There is already something there, right? Tapos, yun po, no? So, napaka totally defenseless po and walang kalaban-laban po and they are the ones that we should protect. So I'm really against abortion. Yung euthanasia po ba should be adopted na rin here, mercy killing? On a limited sense po siguro kung yun po ay in general po I'm really against it, no? I'm really against it yung pagkitil ng sariling buhay mo, no? Pero kung halimbawa po in a sense po na nakita mo po talaga that the person is not mentally functioning and the person is really suffering and tapos yung gastos po sa pamilya, especially po the family, is really would bring more suffering to the family. So pag-aralan po natin yung aspekto po na yun, no? But in general po, as a principle, I'm against it. Okay. What about same-sex union po? Same-sex marriage po, I am against it. And my position actually is like Pope Francis in that matter, no? Pero at the same time po, siguro po yung civil union that would grant certain rights to them, but not marriage po, no? Because marriage again po is a religious term, no? That's biblical po yan.
at nasaan ho yan. So, at definitely po mag-oppose po ang maraming simbahan dyan. And it would only create more division and conflicts in society pag tinawag po siya na same-sex marriage. Pero yung civil union po siguro that would grant them certain rights po, ano, pag-aralan po natin. But I follow yung position po ni Pope Francis in this issue po. Okay. And finally po, open pit mining? No, I am against it po. In fact, I'm really calling for a total lag ban on mining po, all forms po of mining. And develop really a comprehensive, responsible mining law in our country po. We have to reserve something for the future generation. And kita mo po yung mining po right now, I think a big part of the mining in our country is by foreign companies na kumikita sila, tapos yung kita po nila, nilalabas pa nila sa bansa. No? And we have an experience of that po doon sa probinsya po namin, sa Negros Occidental. No? For so long a time, there was a Maricalum mining po doon, Balay City. Dinevelop po nila yon. Yung company po na nag-ano doon, kumita po ng malaki, no? Billions. Pero nung naubos na po nila yung mines po doon, umalis sila, naghirap po ulit yung lugar. At marami pong tao naghirap ulit. And I know some people who used to work there, and ngayon po, yung ibang anak po nila talaga po nagsasuffer. So, we need to develop a responsible mining law po that would develop the people in the areas kung saan po nagpamine. Dapat yung kita po, hindi lang po doon sa company, pupunta, a big part of that po, kailangan mapunta po doon sa community talaga mabalik po. Dapat ang mas malaking kita po ay mapunta po doon sa community, hindi po doon sa company. Okay. At ito na lang po talaga, yung revival po ng Bataan Nuclear Power Plant and the use of nuclear energy in general. Actually po, I am 50-50% on that, no? I really want us to look at the possibility of ano on our country. But ang the biggest problem po sa atin kahit sa bansa natin is located po tayo sa mga earthquake fault lines, no? So that's at a big minus po, big issue against that. Pero at the same time po, kung tingnan mo po halimbawa companies like countries like Japan, ano po, they were able to develop although nagkaroon po sila ng problema po doon, no? But so medyo 50-50 po ako dyan right now. I am not fully resolved on my position on that po, because there are also I'm reading materials that would also really help us develop our energy foundation and requirements in the country po, no? But I am all for really pursuing and developing po clean and renewable sources of energy for our country. 100% po, no? 100%. Yeah. All right. Sige po. Maraming salamat po sa inyong mga sagot sa aming maraming tanong. Ay, pangusana, pero naubusan lang tayo ng oras. Ito yung last few minutes na ito, ilalaan na po natin sa ating Truth Covenant. So, in the absence of a copy, ano ho, isa pong either soft or hard copy on your part, babasahin ko po in portions yung pong ating covenant, at I will hihingin ko po sa inyo na sumunod po sa akin, ano, na ulitin niyo po, ano, ito pong mga salitang babanggitin natin. So, although we cannot see you, please raise your right hand and Papa, please repeat after me the Truth Covenant, okay? So, I, please state your name. I, Alexander Lacson. As leader of this country. Leader of this country. As leader of this country. Pledge to support and promote. Pledge to support and promote. The right of every Filipino to vote. The right of every Filipino to vote. I pledge to advocate. I pledge to advocate truthful, responsible
upright, transparent, and honest. Upright, transparent, and honest. Elections in this 2022. Elections in this 2022. Synchronized national and local polls. Synchronized national and local polls. I pledge to support campaigns. I pledge to support campaigns. That aim to motivate. I'm sorry, I didn't hear that. That aim to motivate. That aim to motivate. The Filipino people. The Filipino people. Take responsibility. Great responsibility. For the country. For the country. By participating in the polls. By participating in the polls. We also exert great effort. We also exert great effort. And exhaust all means. And exhaust all means. To encourage every Filipino. To encourage every Filipino. To responsibly exercise. To responsibly exercise. Their right to suffrage. Their right of suffrage. I pledge to avoid. I pledge to avoid. Resorting to the politics. Resorting to the politics. Of personalities and patronage. Of personalities and patronage. To refrain from using. To refrain from using. Guns, boons, and gold. Guns, boons, and gold. I pledge to strongly admonish. I pledge to strongly admonish. Our relatives, friends, followers, and supporters. I'm sorry. Our relatives, friends, and supporters. To desist from using. To desist from using. Violence, deceit. Violence, deceit. Fraud and other unfair. Fraud and other unfair. And dishonest practices. And dishonest practices. I will uphold the credibility. I will uphold responsibility and integrity. And the integrity of the remaining campaign period. And I'm sorry, integrity. I didn't get that. I will uphold the credibility. I will uphold the credibility. And the integrity. And the integrity. Of the remaining campaign period. Of the remaining campaign period. And election process. And election process. And the dignity of the Filipino people. And the dignity of the Filipino people. I will uphold the Constitution. I will uphold the Constitution. And support truthful. To support truthful. Responsible, upright. Responsible, upright. Transparent and honest elections. Transparent elections. On May 9, 2022. On May 9, 2022. I will always remember that we are God's steward on earth. That we are God's steward on earth. And must therefore promote at all times a safe, clean, and wholesome environment. I'm sorry, I didn't get that. A safe, clean, and wholesome environment. A safe, clean, and wholesome environment. And an unequivocal respect. Unequivocal. Respect. Respect and reverence. Respect and. And reverence for life. And reverence for life. I commit myself to this covenant. I commit myself to this covenant. Signed on this 25th day of April. Signed on this 25th day of April. In the year of our Lord, 2022. In the year of our Lord, 2022. At the Catholic E-Forum. At the Catholic E-Forum. Of Radyo Veritas 846. Of Radyo Veritas 846. Ayan. And so, please affix your signature on the floor because of the covenant. At padala niyo po sa amin ang screenshot, ano ho? Ng inyong nilagyan. Okay po. All right. Thank you very much. Thank you.
So thank you so much po, Attorney Alex, for joining us today, and all the best po sa inyong nalalabing mga kampanya pa sa mga araw, susunod na araw. Okay po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Okay, po. Thank you and all the best. Yan po mga kapanalig ang ating pong nakausap at nakaparayam sa loob po ng ating programa ngayon. Si Attorney Alexander, Kuya Alex Lacson, na siya pong tumatakbo para sa pagka-senador at yun po ay sa ilalim ng Alliance for the Common Good Kapatiran Party. At susunod na po ang talakbay ng kabataan, Reverend Father Martin Marcelo, Mildred and Dodi Isleta. At muli sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Radyo Veritas, salamat kay Father Jerome Siciliano, kami po ang mga lingkod. Opo, si Kuya Egay. At si Ate Vivian. At si Ate Jake. At sumainyo ang Katotohanan. Simbahan Ahalala 2022. One Godly Vote. Bilang paghahanda sa May 9 national elections, inihahandog ng CBCP Permanent Council sa pamamagitan ng Commission on Public Affairs at Episcopal Commission on Social Communications sa pakikipagtulungan ng ARCAM AOC, TV Maria, Catholic Media Network, Radio Veritas Asia at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang isang one-on-one discussion ng mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at mga senador. The Catholic E-Forum. Alamin ang kanilang plataporma at mga advokasya sa politika, ekonomiya, kultura at kalikasan. The Catholic E-Forum. Kasama ang mga Veritas Anchors, Angelic Lazo at Reverend Father Jerome Siciliano. The Catholic E-Forum. Mapapakinggan dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan at mapapanood sa Facebook page DZRV846 at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. The Catholic E-Forum.